Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Ginoong JR Olpindo at nais kong bigyang pansin itong balita sa GMA News patungkol kay Senator Robin Padilla na nagpasa or meron siyang proposed bill, Senate Bill 449, kung saan ito ay naglalayo na i-institutionalize ang civil unions of same-sex couples. Ang title nito ay Institutionalizing Civil Unions of Same-Sex Couples, Establishing Their Rights and Obligation for Other Purposes. By the way po, kung kayo po ay bago sa ating channel, please like, share, and subscribe po para mas lalo pa po nating mapalaki ang ating channel at marami pa po tayong maabot. Maraming salamat po. So, tingnan natin yung mga key provisions ng proposed bill na to na si Senator Robin Padilla. Una, binibigyan ito ng benefits, obligations, protections of civil unions for same-sex couples. Okay, pangalawa, binibigyan ito ng karapatan, the right to inherit yung same-sex couples. Binibigyan din sila ng karapatan na mag-adopt. Binibigyan din sila ng karapatan sa social security and insurance membership. Ba? So, ibig sabihin, pwedeng maging beneficiaryo sa bawat isa kasi nga nare-recognize sila under sa proposed bill na ito. So, then, dissolution of civil union, pagpapawalang visa ng kasal ng same-sex couple. So, mamaya, didiscuss ko po yan pag tinalakay na natin yung batas na ito. Ano po? Or proposed bill na ito. So, next, unlawful discriminatory employment practices because of the civil union. So, bawal po yan under sa proposed bill na ito na pag-discriminate ng tao or same-sex couples. Ayaw mo na silang i-employ kasi nga sila ay nasa same-sex couple. So, bawal po yan. So, pinepenalize yan under this bill. So, una, persons who willfully refuses to issue civil union licenses despite being authorized to do so. So, pwede kang makasuhan pag hindi ka mag-issue ng civil union licenses. Ano po? Next, denies rights and benefits entitled to civil union couples. So, dinideny mo yung karapatan nila at benepisyo na karapat dapat para sa civil union couples. Next, commits discriminatory employment practices. So, ayaw mo silang i-employ dahil sila ay same-sex couple. So, bawal yan. Pinipenalize po under this proposed bill. Next, discrimination versus same-sex couples children. So, yan po ang mga key provisions and penalties sa proposed bill na ito ng ating Senator Robin Padilla. Tara, samahan niyo pa po ako para himay-himayin natin ng detalye ito. Ano po? So, ito naman ay galing sa wereinbacolod.com. Sabi dito, Padilla files bill pursuing to institutionalize same-sex union. So, ito nga ay under the Senate Bill number 449 or tinatawag natin Institutionalizing Civil Unions of Same-Sex Couples, Establishing Their Rights and Obligation and for Other Purposes. So, tingnan natin. So, ito yung explanation niya. So, sabi dito, Section 1, Article 3 of the 1987 Constitution. Sabi dito, no person shall be deprived of life, liberty, and or property without due process of law, nor any person be denied the equal protection of laws. So, dito, sabi niya, Philippine laws affirm that every person has the right to equal protection before the law. So, lahat nga naman, kailangan bigyan ng protection ng batas under sa 1987 Constitution. Sabi doon,
and does not explicitly mention sexual orientation, gender identity, gender expression, sex characteristics. It does not prohibit or exclude civil partnership or unions of same-sex couples. So sabi, it's therefore incumbent upon to take positive action that guarantees the fundamental rights of equality and non-discrimination. So nais niyang bigyan ng tawag protection ang mga same-sex couples. Ano po? Base sa proposed bill na ito. So tuloy natin. Sabi niya, as of December 2021, same-sex marriage or civil unions, if not both, have been legalized in 31 countries and territories. So, sabi dito. So, yun yung kanyang basis. Sa ibang bansa, meron ng nag-legalize nito. So, 31 countries na all over the world. Ano po? So, dito sa Pilipinas, sabi niya, however, still lacks legislative measures to afford equal rights and privileges for same-sex couples that are enjoyed by different sex couples. So, yun yung kanyang gustong gawa ng paraan. Kasi nga dito sa Pilipinas, wala pang, hindi pa ito legal. Ano po? Yung pagsasama ng same-sex couples. Ano po? At hindi yung bata, wala pa tayong batas patungkol sa mga rights. Ano po? Patungkol sa pagsasama ng same-sex couples. So, ito yung sabi dito, this proposed measure therefore seeks to recognize the civil union between the two persons. So, itong batas na to, naglalayo na kilalanin ang pagsasama ng same or opposite sex. To be able to enjoy the rights, protection, and privileges afforded in this bill. So, yan po ang kopya ng Senate Bill number 449. Ano? So, tingnan natin. So, sabi dito sa Section 5, requisites of a civil union. Ito yung requirements. No civil union shall be valid unless the following requirements are present. So, pag kulang yan ng mga requirements dito, hindi valid, null. Ibig sabihin yung pagsasama ng same-sex couples. Una, legal capacity of the contracting parties for purposes of this act. This legal capacity, if the parties are at least 18 years of age, not prohibited into civil union by reason of public policy. Ano po? Now, see, free from any previous ban of marriage or civil union. Ibig sabihin, nasa tamang edad at ibig sabihin, single. Ano po? So, hindi siya married. Then, number two, consent freely given in the presence of the administrating officer. So, ibig sabihin, walang pamimilid. Number three, authority of the administering officer. Kailangan may authority din yung nagkakasal. The number four, a valid license to contract or enter into a civil union issued by and obtained from the local civil register of the city where either party habitually resides. Then number five, civil union ceremony which takes place with the personal appearance of the contracting parties. Kailangan nandun yung dalawa at meron silang witnesses, at least dalawa na legal age. Sabi dito, no specific religious rite or form shall be required for the purposes of this requirement. Pagkulang yan ng isa sa mga limang yan ay walang visa yung kasal sa same-sex couples union. Ano po? So, ano pong masasabi nyo patungkol sa batas na ito na inain ng ating senador na si Senator Robin Padilla. Ano po? So, yan po ang mainit na proposed bill patungkol sa same-sex couples. Ano po? So, ako po uli si Ginoong J.R. Olpindo. Maraming salamat po. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Paalam po pansamantala.